Kaunting kalaman mula sa kasulatan. Ang paksa po natin ay hinggil po doon sa templo. Kung wala pong pinagtitipon ng templo ang mga kapatid noong unang siglo, saan po sila nagkakatipon? Kasi halos lahat po ng reliyon merong kanya-kanyang templo para pagkatipunan. Muslim, born again, Baptist, Catholic, ADD, INC, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, yung pong Mormons, at saka yung kay Kibuloy, at sa marami pang ibang mga reliyon o sekta na may kanya-kanya pong mga templong pinagkakatipunan. Ang ating pong paksa ay saan nagkakatipon yung mga kapatid noong unang siglo. Ano? Kasi hindi natin maiwasan na maikumpara yung mga kapatid doon sa noong unang siglo, yung kanilang pinagkakatipunan at pinagkakatipunan itong mga reliyon, itong mga sektang ito. Kasi nga ho, ayon sa kasulatan, hindi ho kasi sila talaga nagkaroon ng tinatawag na gawain na katulad ng mga reliyon na nakapagtayo sa loob lamang ng napakaikling panahon, nakapagtayo sila ng magagarang templo na ang halaga ay talaga namang daang milyon. Samantalang yung mga kapatid noong unang siglo, wala ho silang naipatayo, wala hong naisulat sa mga sulat ni Pablo na nagkaroon sila ng pagtatayo. Kaya nga ho, itong paksang ito ay nakaukol doon sa pinagkakatipunan. Hayaan natin si Pablo yung sulat niya ang siyang maging sukatan. Ano? Ito yung nandoon sa 1 Korinto 16:19. Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia, yung iglesia ho dyan ay yung assembly o kapulungan. Kinukumusta rin kayo nina Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay. Sa pangalan ng Panginoon, kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. So, sinasabi ho dito ni Pablo dun sa kanyang sulat sa Korinto na nagtitipon ang mga kapatid sa bahay. Wala ho silang templo, ha? Na nangangaral si Pablo, wala ho silang naipagawang templo. Kaya, ang nangyari, nagtitipon sila dun sa bahay ng mga kapatid. Ano? So, sa bahay, hindi sa templo, sapagkat wala nga ho eh. Dito sa Roma 16, ang sabi ko rito, ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din ninyo ang aking pangumusta sa mahal kong kaibigang si Epeneto na siyang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia. Saan? Sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Dalawang talata na binabanggit ang pinagtitipunan ay bahay. Ano? Bibigyan ho natin ang pagkakaiba yung mga reliyon, yung mga sekta na nagtitipon sa malalaking simbahan, church o iglesia. Ano? Dito yung mga kapatid sa bahay. Ano? Ayan. O dalawang sitas na 'yan. Puro sulat ni Apostol Pablo 'yan, ha? 4:15. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayon din kay Nympha at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. So, tatlong talata na yung mga kapatid ay nagtitipon sa bahay. Ano? Letra for letra ho yan. Kaya nga sabi nga natin, wala ho silang naipatayong templo na katulad ng mga sekta ng malalaking reliyon sa panahon natin. Hindi lang sa panahon natin. Miski ho nung ikalawang siglo, may mga relihiyon na nagtatayuan ng kanilang mga templo, ikatlo, ikaapat, hanggang sa panahon natin. Pablo kay Philemon, ang sabi ho dito, mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo, at mula kay Timoteo na ating kapatid, para kay Philemon,
ang minamahal naming kamanggagawa at para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apya na aming kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Ang liwanag ano, apat na sitas na nagpapatunay na nagtitipon yung mga kapatid sa bahay. Bakit ho bahay ang pinagtitipunan? Obvious naman ho na hindi sila katulad ng mga sekta at relihiyon na kumuha ng mga abuloy or ambagan every pagtitipon. Wala ho silang ganon. Wala ho silang ambagan, pagbibigayan kada pagtitipon. Kasi ang sekta, ang reliyon, sa loob ho ng isang linggo may dalawang beses. Kung dalawang beses nagkakatipon yan, dalawang beses na may abuloyan yan. Pwera pa ho yung taunan. Pwera pa yung monthly. So bukod doon sa pagtitipon nila ng weekly, meron yung monthly pa. Meron pa yung kalahati ang taon, meron pa yung taunan. Nakita nyo kung gaano katindi ang pandaraya na ginagawa ng reliyon. Kaya hindi ho katakataka na magkaroon sila ng magagarang templo, katedral, simbahan, iglesia. Ano ho? Tumutukoy lamang ho yan doon sa simbahan. So, dito maliwanag na ito ho yung ating inadapt na nagtitipon tayo sa bahay-bahay ng ating mga kapatid. Bakit? Kasi hindi natin maatim na dayain yung kapatid. Ano? Kasi may mga mangangaral kahit na hindi naman talaga at wala ka naman talagang mababasa ng pagtatayo ng templo ay pinipilit yung mga miyembro na magkaroon. Ano? Sana makuha niyo yung sinasabi ko. O doon sa mga miyembro na hinihingian ng abuloy, hinihingian ng mga pera, pagtatayo lang ng templo, sala ho yan, mali ho yan. Wala ho kayong mababasa na aral ni Pablo na kayo ay magpagawa ng templo. Ano? Sila nga nung unang siglo ay bahay-bahay, bahay ng kapatid. Kaya dito maliwanag ang pandaraya na ginagawa ng bawat reliyon, sekta. Ano? At makikita ninyo yung kanilang panggigipit dun sa kanilang mga miyembro. Ano? O ngayon, meron na kayong pagpipilian. Ano? May comparison na kayo. Alin ba ang tama? Ito bang sektang kinaaniban ko o yung naandun sa kasulatan? Ano? Meron na, di ho ba? Bakit? Nung unang siglo, ang pagtitipo nila sa kapatid, bahay ng kapatid, ng kapatiran. Samantalang sa relihiyon, abay, nagpagawa ho ng templo. Bakit ho ba nagpagawa ng templo? Ang dahilan ho, kaya nagpagawa ng templo, kasi yung abuloy, kinakailangang malikom doon sa templo na kanilang pinagtitipunan. Kasi nga naman, kung bahay-bahay nung kapatid, abay, malaking gugulin yun. At hindi nila mapupwersa yung kapatid. Samantalang doon sa templong ipinagawa nila, ay, kasi pagpasok mo pa lamang doon sa templo, doon sa simbahan, para bahong nakikipamahay ka na, nahihiya ka na. Hindi ho ba? Pagka kayo nangingibang bahay, ano ho ba ang nasa isip ninyo? Hindi ho ba? Gagamit kayo ng pasilidad. Natural. Siyempre, maglalabas kayo ng pera. Yun lamang ho yung dahilan. Kaya nagpagawa ng templo, katedral para sa pera. Ano? Kumbaga, ay sila ay namuhunan. Namuhunan sa templo, sa simbahan. At ito mga taong ito ay talagang walang Diyos. Bakit? Kasi ho, sinisigurado nila na sa loob ng isang buwan, merong papasok sa kanilang pera.
Samantalang sa kasulatan ay si Yahweh ang nagbibigay ng biyaya sa mga kapatid araw-araw. Itong mga sekta, itong mga reliyon, nagsisiguro na talagang sila ay may pera kada linggo. Ano po? Kaunting kaalaman mula sa kasulatan. Maraming pong salamat sa inyo lahat.